Bukod sa matagal nating paghihintay ng laban ni Raizo at Fukuro Kujo na umabot ng ilang mga chapters bago sa atin pinakita, tapos ang tanging malalaman natin eh silang dalawa ay hindi pala makagalaw dahil sa kanya-kanya nilang binding techniques, ay parang halos katulad lang ng paghihintay natin sa pagtatapos ng Act 3 ng Wano Kuni Arc, chapter 958 pa kung saan nagsimula ang act na ito. Pero hanggang ngayon ay hindi pa din natatapos after ng 78 chapters. Bali sa maiksing video na ito ay pag-uusapan natin kung ano nga ba yung posible na makita natin pagkatapos ng Act 3. Pero bago yun, hinihikayat ko kayo na mag-subscribe at pindutin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga panibagong videos na i-upload natin. Maraming ang theory at discussion na ang nalikha tungkol sa ang Wano Kuni Arc ay magkakaroon daw ng 5 acts dahil nga daw sumusunod ito sa ilang 5 act structure sa Kabuki Place. Ilan sa mga halimbawa ng theory na ito ay yung ginawa ni Grand Line Review. Pero meron naman nagsasabi na ito ay sumusunod sa Jōhaku na structure ng isang play. Although hindi pa naman tayo sure kung magkakaroon pa ba ng Act 4 at Act 5 kasi tumatagal na nga talaga yung Act 3 na ito. Pero hindi tayo dyan magpo-focus tungkol sa structure ng Wano Kuni Arc. Ngayon nga ay pag-uusapan natin ano yung makikita natin after ng Act 3. At ang topic na ito ay nabuo ko dahil din sa nabasa natin sa Chapter 1036. Establish muna natin yung mga gagamitin kong informations bago tayo mag-dive doon sa punto ko. Meron akong ilang mga bagay na napansin sa bawat ending ng mga naunang acts, which is yung Act 1 at Act 2, na pwedeng magsabi kung paano nga ba matatapos yung Act 3. Unang bagay na napansin ko sa bawat ending ng Act 1 at Act 2 bago mag-proceed sa susunod na act ay nagkakaroon tayo ng pasilip sa kung ano nga ba yung nangyayari sa labas ng Wano Kuni. Natapos ang Act 1 sa Chapter 924 at sa sumunod na Chapter 925, yung unang anim na pages nito ay nakafocus doon sa nangyayari sa labas ng Wano Country. Sa Act 2 naman, natapos yung act sa Chapter 955, tapos nagkaroon tayo ng dalawang chapter kung saan eh nasa labas na naman ito ng Wano Country. Pangalawang napansin ko, parehong sa mga scenes na ito or sa mga chapters na ito, makikita natin ang appearance ni Blackbeard at ni Mihawk. Bago magsimula yung Act 2 ay nakita natin si Mihawk at Perona sa Ruins of Magi Kingdom, which is yung nagsisilbing tahanan ni Mihawk. Sumunod ay napunta tayo sa Full Alid o Hachinosu Island, kung saan ito yung teritoryo ni Blackbeard. Then doon naman sa bago magsimula yung Act 3 kung saan nakita natin yung naging resulta ng Reverie. Although kabilang yung napakaraming characters dito, pati na rin yung kwento ng Rocks Pirates, isa pa din sa mga hinighlight dito ay si Mihawk at si Blackbeard. Nakukuha nyo naman yung punto. Bali kung i-analyze nga ng kaunti, pagkatapos ng Act 1, dito nagsimula yung mga mangyayari. Yung balita sa ginawang pag-sneak in ng Revolutionary Army sa Holy Land na nag-lead sa kanilang pag-clash sa dalawang admirals na nandito at yung mga ni-raise na concerns ng ilang mga bansa na kasali sa Reverie, which is yung pag-abolish nga ng Shichibukai system. Pagkatapos naman ng Act 2, dito na ni-reveal sa atin ang resulta ng insidente na nangyari sa Reverie. Ayon nga kay Big News Morgans, merong fatality ang nangyari o merong namatay. Pati na rin yung balita sa resulta ng botohan sa Reverie. At pangatlo ay yung balita tungkol sa attempted murder. Pero syempre dito rin ni-reveal kung ano nga ba yung nangyari sa botohan tungkol sa pag-abolish ng Shichibukai system. Ito nga yung dahilan kung bakit nakita ulit natin si Mihawk dito. Dahil siya ay naghahanda, ngayong sila ay regular pirate na lang na anytime ay huhulihin ng Navy. Habang si Blackbeard naman ay nakita natin na dito na rin nagsimulang kumilos after niyang utusan yung kanyang crew na maghanda sa isang paglalayag. Dahil nga dyan, nagkamap ako sa ideya na malamang sa malamang kapag natapos yung Act 3, kasama si Blackbeard at Mihawk sa mga karakter na ipapakita ulit. Kasi nga after ng Act 3, ipapakita na naman sa atin yung mga nangyayari sa labas ng Wano. Bali ganyan nga yung naiisip kong way sa pagtatapos ng Act 3. At ang ideya na ito ay naisip ko nga dahil sa pinakita sa atin sa Chapter 1036, yung naging pag-uusap ng mga CP0. Isa sa mga hinighlight nila sa conversation na iyon ay yung naiisip nilang impact ng magiging resulta ng laban sa Onigashima doon sa mga nangyayari sa labas ng Wano Country. Mukhang lumalabas nga dito, natatakas na yung CP0 sa eksena, kaya nagmamadali na sila na madakip si Nico Robin. Ayon sa kanila, yung pagkapanalo ng new generation na ito ay magsisilbing kumbaga
fuel na lalo pang magpapaliyab doon sa mga nangyayari sa labas ng Wano Country. Tingin ko ito ay magsisilbing paunang setup para ipakita sa atin yung mga ganap sa labas at ang senyales na dito na mag-e-end yung Act 3. And I think kaya nila gustong madakip si Nico Robin dito dahil malaki yung posibilidad na yung mga big names ay nakafocus na din sa kanya dahil si Nico Robin ang tanging nakakabasa ng Poneglyphs, which is napaka-crucial upang maabot yung posisyon bilang susunod na Pirate King. Nasusuporta naman sa idea kung paano nag-end yung Act 2 sa appearance ni Blackbeard. Ayon nga sa kanya doon, meron silang bagay na kukunin na hindi niya dapat hayaan na ang Navy lang o ang World Government lang ang makinabang. Isa nga sa pwedeng gustong makuha ni Blackbeard bukod sa mga Devil Fruit ay si Nico Robin mismo. And huwag nating kalimutan na para mas maging accurate pa, posible nga na makita din natin si Mihawk doon, kung saan pwedeng malaman natin kung sino yung mga marine na sumubok na hulihin siya. So kung ganyan, maikokonekta pa din natin ito kagaya lang ng koneksyon ng end ng Act 1 at Act 2. Tingin ko naman nagets nyo yung pinupunto ng ating topic ngayon. Bali yan lang naman yung naiisip ko na makikita natin pagkatapos ng Act 3. Kayo, ano sa tingin nyo? Maraming salamat sa panonood mga kapirata. Paalam!